Tawagin na natin ang contender number 3 for today from Mindanao na si Ervin the Goho. Guys, ayos tayo ha. Umayos tayo. Hi, hi sir. Sir, hello po. Hello po, sir. Hello po. Hello po, Kuya Ervin. Tubig, sir. Gusto niyo po ng tubig po? Okay lang po. May lumayo. Taga saan po kayo sa Mindanao, Kuya Ervin? Sir, Davao City. Davao? Yes, Davao City. What's up? Ano pong pinagkakaabalahan po? Well, sa Davao, aside from you are wearing a uniform. Isa po akong ska sa tax po sa Davao. Ska? Ano po yung ska ha po? Ska means special Capgo auxiliary active. Hmm. Pero sir, may tanong po ako. Pwede po ba kayo magsuot ng uniform na ganyan? Humingi po ba kayo ng permission po? Yes. Hindi pwedeng sasalang tayo na susuot tayo ng ganito, lalo na sa mga ganitong events. Kailangan magpaalam talaga tayo. Respect po kasi yan tawag po. Ano pong sabi nila nung sinabi niyo pong pwede niyo suotin yan? Yun, okay lang naman. Kasi yun, sila din naman ang... Sige, sumalang ka dyan. Mag-audition ka. Sila rin naman ang sana. Supportive. At least yung support hindi nawawala. Totoo yan. At syempre, kayo po ang magiging representative ng inyong ng SKA. Yun, isa din yun. Gaano na po kayo katagal po dyan sa pagiging, ano ba tawag dyan? Member ba ng SKA? Or ano ba, ano dyan kuya? Member ng Tax for the Bow. Ayun. Gaano na po katagal po kayong napasama po dyan? Bali, last year lang, May 14. Then, up to sa ngayon. Then, dati akong sa public safety. PSCC kung tawagin dun sa Davao. Sila yung mga sa CCTV, sa mga kalsada. May tanong po si Zeus sa inyo. Okay. Sir, ano po ba yung eksaktong ginagawa nyo? Actually, ang ginagawa ng isang tax force Davao ay bantayan ang seguridad ng buong Davao. Yun. Kakakibat dyan yung walang sawang suporta ni Mayor. Mahal naming Mayor sa Davao. Yes. Pero matanong lang po, sa Davao lang po talaga kayo nakadestino or pinapadala din po kayo sa iba't ibang lugar? Hindi. Right, Davao, parang takot Davao ka right. Davao lang talaga. Davao lang. Anong ginagawa niyo? Sir, ano po eksakto yung ginagawa niyo sa isang araw? Kasi po, sa mga sinihan lang namin, napapanood yung mga ginagawa ng mga naka-uniforme po eh. Okay po. Bilang isang tax for Davao, ang ginagawa na, nagkakandak tayo ng mga checkpoint. Papasok palabas ng Davao. Kunyari sir, gigising kayo. Anong oras po kayo gumigising? Ayun, depende sa schedule. Kasi may schedule yan. Kunyari, meron po bang maagang schedule? Meron. Kasi hinahati-hati yan. Ano pong oras gumigising yung maagang schedule natin? Yung maagang schedule sa akin, 8 hours yung galawan. Kung saan naka-assign. Ano pong ginagawa niyo? Mga 6 a.m. po gising na o 4 a.m.? Minsan kung doon kayo lalagay sa patrol, opo. Magpapatrol kayo sa buong Davao. So, sasakay kayo yung sasakyan yung malalaki? Yun, yung mga patrol natin, yung mga mobile. Yan, tapos iikot lang po kayo. Iikot. Yung buong Davao, iikuti natin. Kung baga, babantayan natin kung yes. Andyan ba yung mga laban sa mga masasamang loob. Tama. Sir, may... sige. Okay. Sir Ervin, meron po bang requirements para po maging SKA? Paano po kayo na-recruit? Or pwede po bang mag-apply bilang isang SKA? Magpasa ka ng anong requirements nila kagaya nung... Yun, yung diploma mo, yung... Mga ganun lang, NBI. Ano pong klaseng diploma ang sapat para ma-accept ka? College level, meron. Mga high school graduate. Ako high school graduate lang din. Paano po yung mga training? Kasi diba, si public safety ang kailangan. Meron po ba kayo mga martial arts training? Pag-handle ng gamit? Ayun, dadaan ka talaga sa ganun. Yung mga basic military training. Sir, may tanong po ako, ano po yung pinaka-memorable na may mga naka-encuentro na po ba kayo, mga ganun? Actually sa akin, hindi. Wala pa po, no? Ano po yung pinaka-memorable na nangyari sa sa trabaho niyo, sa work niyo? Sa work, wala namang experience masyado. Kasi mabuti naman po. Yung check
check lang sa check. Sasakyan. Kasi yung... dun, no? Sir, good morning. Okay. Magandang gabi. Pwede pa bukas. Ano sir, naman po ang pinakamahirap na na-encounter nyo? Pinakamahirap, wala naman talagang pinakamahirap. Sa karanasan ko lang. Sa iba, meron yun, nakakaranas sila ng ano talaga. Pero, sir, kapag pa ganyan kakabisi, paano mo naman na isasabay yung pagkanta mo? Ayun, habang nagjujute, pag wala pang sasakyan, yun, magkakanta ka muna dyan. Marami kayo, yung mga kasamahan mo, nagkakantahan kayo? Kasi sa checkpoint kasi, iba-iba yun. May motorcycle, may sasakyan, opo. Iba yung sa bus. Pero nakatoka-toka kayo. So pag wala pang mga dumadaan, kantahan na. May jamming. Ikaw naman mag-check, ako naman magkakanta sa mga. Ay, my God. Salitan sila. Hindi naman masyadong pagod. Oo. Pero nakaantabay pa rin yung other. Pero hanggang alas 10 lang po dapat, no, sir? Ang kantahan. Hindi. Jamming lang naman. Walang hintuan yun. Walang hintuan po ang duty. Pero kuya, ilang taon po kayo nung nagsimula kayong kumanta? Ako nagsimulang kanta ano lang eh. Nito lang ano eh. Nito lang. Matanda na eh. Itong ano na eh. Yung ano-ano lang. Pag walang magawa, maghugas ng plato, maglaba. Yung tarang na. Pero ito na lang po. Paano nyo naman na-discover na nga nitong lately lang sabi nyo na, uy, may boses pala ako. Pwede pala akong kumanta. Ano, encourage na rin sa mga kaibigan na marunong ka pala kumanta. Yun, video kay video okay. Mga ganun. Banding-banding. Simpleng bandingan lang. Ganun. Nung kabataan nyo ba, sir, hindi nyo ba narinig yung boss nyo na, uy, maganda pala boses ko, hindi nyo ba na, ganun, narinig? Kabataan, hindi, wala pa talaga, wala. Wala, yes. Nito lang talaga. Wala. Pero bukod po dun sa mga sinabi nyo kanina, eh, ano nga po yung dahilan nyo kung bakit kayo sumali dito sa Tawag ng Tanghalan? Siguro isang dahilan yon sa mga, sa parents ko, kasi nag-iisa na lang yun si mama. Yun. Gusto kong matulungan. Family pa rin. Yes. Oh.